So ayan guys, for today's video ay pupunta tayo ng paggawa ng motor. Yes, the best mga utol. Dahil kailangan na ng maintenance ng motor natin na yan. At yan ang pinakauna niyang maintenance mula nung nabili natin siya. So kailangan natin siyang ipa CVT cleaning, throttle body cleaning, change oil at gear oil. At alam nyo ba mga utol, yan ang pinakaunang-unang pagbubukas ng panggilid niya mula nung nabili natin siya. Kaya wala akong idea kung anong laman ng nasa panggilid niyan. So tara, pa-maintenance na tayo. Ang experience ko nga pala dito guys ay pigil yung hatak niya, mababa yung idle RPM at napakagaspang niya naman ako. So kaya kailangan talaga siyang ipa-maintenance. Lintik, parang feeling ko ang baduy. Sorry guys, last na yon, promise. At dito ko naalala sa stoplight na mag-withdraw pala ako. Ang problema, nalagpasan ko na yung bangko, kaya dire-diretso muna tayo para maghanap ng bangko na ma-withdrawan natin, no? At ayan, nalagpasan na nga natin yung shop, dyan tayo magpapagawa. So lalagpas tayo dyan para humanap ng bangko. At eto na nga, nakahanap na tayo ng bangko. Pipila na tayo dyan, napakahaba ng pila kung mapapansin nyo. Lintik. Oh. Ayan. Dala ng edit, tapos na tayo agad pumila, no? Tapos na agad mag-withdraw at babalik na tayo dun sa shop. Let's go! At ayan, nandito na tayo sa shop. Simulan na natin ang maintenance para masubukan na natin at mamaya top speed tayo guys. Let's go! Okay, simulan na ang baklasan. Ayan, tatanggalin yung part na yan para makuha natin yung throttle body dahil yan ang lilinisin. Ayan o, check nyo guys, napakadumi at sobrang itim. Ayan o, napakaitim nyan, no? Dyan isasalang yan para malinis lahat hanggang kaloob-looban. Napakagaling ng technology na yan. Dyan isasalang yung throttle body ng mga ilang minuto para malinis siya hanggang kasulok-sulukan yan, linis yan. So papakita natin mamaya sa inyo. Ayan na nga sinasabi mga utol, napakalinis na. Napaka-solid ng gawaan na yan. Ayan, binalik na yung ating throttle body para masubukan na natin yung performance niya dahil dyan nagsimula kasi yung pagbaba ng idle. At pagkabalik, dito naman tayo sa panggilid. Ayan guys, kung makikita nyo, yung panggilid, nagulat kami, JVT pala siya. Ito naman yung fully set natin mga idol. All stock siya. Yung flyball natin dito is 14 grams straight. At ito naman yung ating center spring ay 1000 RPM JVT at yung clutch spring niya is 1000 RPM din. So ayan mga utol, CVT cleaning na tayo. Let's go. Dito guys, napaka-bait nila. Binigyan nila tayo ng stock na clutch spring. Susubukan natin kung ano yung performance. Kasi sabi, hindi raw ganong tumugma yung setup ng panggilid natin dahil stock yung pulley. So susubukan natin. At ito, nagpalit din tayo ng drive piece. Yan, kailangan palitan dahil maalog na. So yun, napakaganda ng performance niyan dahil nakita nila yung mga dapat palitan at na-prevent natin yung lalong pagkasira. So ayan, naibalik na. Susubukan na natin yan mamaya at abangan nyo yung top speed. Meron pa tayong top speed dyan. Tara. Ano advantage niyan? Anong kinaganda niya pag na-clear yung error ko? Para yung mga error na nakano, mawala. Mawala na. Parang mare-refresh na siya. Dali sa dati. Ito naman,
ito yung RPM mo, engine speed. Pag nini-start mo siya, mataas muna. Pakantay mo siya bumaba. Halawa, 1-4-1-5 lang. So dito guys, mapapansin nyo no, na medyo mahina yung arangkada natin. Ayan, meron tayong backride nyan at 60 kilos ako mahigit, and ganun din yung backride natin. So ito, check nyo na lang kung ano yung resulta ng top speed natin dito. So ayan, nag-top speed tayo dyan ng 101 kph, dahil medyo nabitin tayo. Merong sasakyan, para maging safe, kailangan nating magbagal. So ayan, second attempt natin, dyan talaga, duluhan na yan. Todo-todo, piga-piga ng todo yan. So ayan mga utol, dito dumulo tayo ng 108 kph, kahit may angkas. Napaka solid na ng ganitong setup, pero maganda lang to kapag long ride. Kaya gagawin natin, siguro babawasan natin o gagawin natin 13 grams straight yung flyball natin from 14 grams, para naman sa city driving. At kung may suggestion kayo guys, tatanggapin natin yan at pwede nating subukan yan. So ngayon, hanggang dito na lang muna ating video, at maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to share, comment, and follow sa ating Facebook page. So ayun, ingat, ride safe sa inyong lahat mga utol.